Amen. Good morning po sa ating lahat. Maganda po ba yung umaga ninyo? Amen. So, ang ating pong pastor, tsaka yung ating pong mga yan, three musketeers, atin lapa pong aliwang kayabe sa, mula sa mga gems natin. Kahapon, nasa Baguio po sila for empowerment. Ngayon, nasa Pangasinan po sila. O, diba? Two birds in one stone. Kaya napakahalaga po ng ginagawa ng ating mga pastor sa iba't ibang mga local churches natin, daughter churches natin, no? Kasi po, napakahalaga na iisa yung kapahayagan na ating natatanggap mula sa Panginoon. Sabay-sabay tayong lumalago. Okay? Sabay-sabay yung karanasan natin sa Panginoon. Pare-pareho yung karanasan natin sa Panginoon. Yung kabutihan niya, yung katapatan niya. No? Kaya nga po, pag convention, every 2 years lang yung convention, para po hindi nabibigla ang lahat kung ano yung mga pinapangaral ng pastor. Nakakasabay po sila. Okay? Kaya wag po tayong magtatampo kung laging wala po si pastor at yung ibang pastor natin. Okay? Meron naman pong nangangaral dito pag wala po sila. Okay? Mahalaga po yung kanilang ginagawa, katulad po ng ginagawa nila dito, no? Yung empowerment po natin sa pamamagitan ng mga cell groups po natin. Okay, so kung matatandaan po ninyo sa mga nakaraang pag-aaral po, ay natalakay yung mga ibang parables, no? Nung si Pastor Edwin, tinalakay niya yung parable of the hidden treasure at yung great white pearl, no? Parable of the son kay Pastor, lost son, lost coin, and lost sheep. Okay? At ngayon po, sa Matthew chapter 13 ay makakabasa na naman po tayo ng mga parables. At ang pag-aaralan po natin ay yung the parable of the wheat and the tares. Okay? Sa Tagalog po, parabola ng trigo at ng, sa ibang translation, nakasisirang damo. No? Yung wheat po ay trigo, yung tares, actually, yung pronunciation niya is tares. No, hindi tares, hindi tares, kundi tares. Okay? So, yun po ay isang uri ng damo na nakakalason. Okay? So, bakit sinabi ng ating Panginoon ang parabolang ito? Upang ipahayag niya kung ano ang kaharian ng langit. Di po ba sa mga nakaraang parables, yung pong mga parabola ng ating Panginoon, yung mga parables po yung, tinatawag na mayroong makalupang kwento, no, sa laysay, pero mayroon siyang makalangit na kahulugan. Spiritual meaning or heavenly meaning. Yun po yung mga parables. Tandaan po natin, ang mga parables ay para sa mga disipulo, para sa mga alagad, para sa mga mananampalataya. Dahil sila ay mayroong makalangit na nakahulugan, hindi ito nauunawaan ng mga hindi mananampalataya. Kaya kung mapapansin ninyo, pag in-explain niya kung ano ang ibig sabihin ng parabola, mga disciples na lamang yung kanyang kinakausap. Kasi hindi naman mauunawaan ng mga ibang tao, mga pariseo, mga eskriba, mga hindi mananampalataya, hindi nila mauunawaan. Dahil tanging ang mga taong nagtataglay lamang ng Espiritu ng Diyos, no, ang siyang makakaunawa sa mga spiritual na salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya ako po yung umaasa na lahat po tayo na naririto, no, nasahin po natin, tayong lahat ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, di po ba? Lahat po nang nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, magtaas ng kamay. Okay, so lahat po kayo ay mayroong tagapagturo, dakilang tagapagturo. At mayroong nagpapahayag sa atin, no, patungkol sa salita ng Diyos. Mauunawaan natin ang salita ng Diyos dahil tayo ay mayroong banal na Espiritu na nagtuturo sa atin. Ngayon, ang nakakaharang lamang, nakahadlang lamang para hindi natin maunawaan kung hindi mo bubuksan yung spiritual eyes. No? Kung hindi mo i-desire na unawain ang salita ng Diyos. No? Yung bang nag-attend ka lang para makarinig, makapag-attend lang, para masabi lang na nag-attend, no? Yes, nakapakinig ka ng salita ng Diyos. Yun po yung sinasabi ng parable of the sower na hindi tumimo yung salita ng Diyos. Kasi titimo, lalalim, uugat,
ang seed, ang binhi ng salita ng Diyos, kung ito ay i-desire mo, nanasain mo na ito ay saliksikin, pag-aralan, unawain. Okay? Unawain ang salita ng Diyos. Okay? So, yun po yung reason kung bakit nagsasalita ang ating Panginoon ng mga parables to reveal the truths, spiritual truths about the kingdom of God. Kung ano talaga ang kaharian ng Diyos. Kasi mali ang pangunawa ng mga Hudyo, yung mga Jewish people, patungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya nga naghahantay sila ng physical kingdom yung maghahari sa kanila na magpapalaya sa kanila. No? Pero hindi po yun ang tinuro ng ating Panginoon na kaharian ng Diyos. Hindi nila alam na ang kaharian ng Diyos ay dumating na dahil ang hari ay dumating na. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Eh, kaya binibigyan niya ng pangunawa ang mga alagad para makita nila kung ano ang tunay na kaharian ng Diyos. Ano yung mga katotohanan patungkol sa kaharian ng Diyos. Okay, atin pong basahin ang Matthew chapter 13 mula po sa talatang 24. Okay, nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinhaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Ano po yung binhing ito? Yung trigo, no? Okay, mamaya didiscuss po natin kasi singular yung sa English po nito. The good seed sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway. Naghasik ng mapanirang damo. Ito po yung tears. Okay? Or sa Tagalog, mapanirang damo. Okay? Sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, baluya po yung trigo. Ako niyang anak ko at impapong tanaman trigo ketang kasi din grandfathers ko po or telanula. Balo ko at impaketang taymaytay pero ngayon wala na yata no. Wala na no. With no. Pero meron tayong mga with na bread, di ba? So ibig sabihin sa ibang lugar siguro meron pang mga trigo. Lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag, baka mabunot pati ang mga trigo, sagot niya. Hayaan na lamang ninyong lumago, kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Sa pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Okay, doon po muna tayo. Ginamit po ni Jesus ang kalagayan ng pagsasaka sa panahong yon, no? Kasi agricultural po ang Israel, no, ng mga panahong yon, at ang mga tao ay nabubuhay sa pagsasaka, no, pag-aalaga ng mga hayop, pangingisda. So yun po yung kanilang kinabubuhay. So yung pong mga farmers o yung mga may-ari ng lupang sakahan, no, nakaasa po sila sa kwalidad ng kanilang ani, no, dun sa kalidad, yung ganda ng kanilang magiging ani. Okay? Kasi yun po yung ano nila, yun po yung mga trabaho talaga nila. So nakadepende sila, nakaasa sila sa kwalidad ng kanilang ani. Okay, katulad ng mga po, negosyo po ngayon, no? 'Di ba? Napakalaki ng competition sa mga negosyo, no? Itong may nalakad kang may itong business, asahan mo kayang tutuking banwan at tutuking bulan at inang mikyapos kaya ka. Lalo na po tangikit da na masali. Iba ba mga milk tea? O mga milk tea lovers dyan. Nagsulputan po ang mga tindahan ng milk tea. Kanya-kanyang konsepto, no, kanya-kanyang hugot ng pangalan. Diba? Basta may tea, okay na. No, basta walang kapangalan, pwede naman sa DTI. Okay?
So, tabi-tabi na lang yung mga nagtitinda ng milk tea, napaka-healthy ng competition. Kaya darating ang araw, marami pong magsasara sa mga yan. May iiwan ang matibay. Okay? Kanya-kanya, di ba? At all walks of life, pwedeng bumili. Kasi may mura, may konting mura, may mahal. Okay? Yung mga social, and dakasi, sa mall, no? Yung mga medyo low budget, no? Pwede din naman, kasi masarap din naman, no? Sa McDo, magkano yun? 46? Oh, mura lang. Tinikman ko kasi nung isang araw kasi sabi masarap. Sarap naman. Ayoko lang yung mapait-pait na lasa. Okay? So, sa negosyo, may competition. So, sa panahong yun, ay may mga competition din po. So, kapag ang kaaway, no, yung karibal nung magsasaka, mayroon siyang rival, no, ka-competition, may mga times na yung kaaway ay nagtatanim ng mga masamang damo o yung mga mapanirang damo para isabotahe yung ani nung may-ari ng lupang sakahan. Okay? Para isabotahe yung kanyang ani, no, yung trigo. Okay? So yun po yung nangyayari. Okay? Yung unang usbong ng wheat o ng trigo at ng tares, meron akong picture dyan, Je. Yung unang usbong niya, they look almost the same. Ayan po. Okay? Kung meron po kayong internet sa bahay, tignan nyo po yung difference ng wheat at saka tares. Okay? So yung, tignan po ninyo yung usbong niya. Di ba parang pareho lang? No? Pero yung mga utusan, di ba sabi na, bakit po may mga mapanirang damo? Expert po sila sa ano eh, sa agrikultura. Alam nila yung mga mapanirang damo. Pero kung ako po yung titingin dun sa trigo, dun sa wheat na sakahan, siguro hindi ko man madidistinguish kung alin yung wheat, kung alin yung tares. Diba? So, pero sila, na-distinguish nila. So, parang magkamukha, pero ang totoo, magkaiba sila. Okay, yun po yung wheat and tares. Okay? So, napakahirap i-distinguish, napakahirap kilalanin kung alin yung wheat, kung alin yung trigo, at kung alin yung mapanirang damo. Okay? So, kapag naman distinguishable na sila, kapag na-distinguish na, no? Kapag nag-mature na sila, ay nag-mature, kapag lumago na ng konti, hindi naman pwedeng bunutin din yung mga mapanirang damo. Kasi yung mga roots nila sa ilalim, nag-aano na yan, di ba? Nag-tatangled na yan. Okay? Yun nga damo sa amin eh. Pag binunot ko yung, ligaw na damo, pag binunot ko, sumasama yung Bermuda o kaya yung Carabao grass. Di ba? Experience niyo ba yun? Sumasama. Nabubunot din. No? Ang ginagawa ko na lang, tinatanim ulit. Okay? Kaya kung bubunutin yung tears, kung bubunutin nila yung mapanirang damo, sasama yung trigo. Okay? Kaya ang sabi po ng may-ari sa mga utusan, wag niyong bunutin. Kasi pag binunot nyo, maaring mabunot din yung mga trigo. Okay? So, farmers at that time, no, yung mga farmers at that time, usually wait for the maturity of both grains. So, naghihintay sila na mag-mature pareho. Yung hinug na pareho, no, bago nila i-harvest, bago nila bunutin. Okay? Kasi pag na-harvest na nila, madali nang ihiwalay yung wheat sa tares. No? Kasi ano na siya, distinguishable na eh. Madali na siyang ihiwalay. So anong gagawin nila sa tares? Susunugin. Ang gagawin nila sa wheat ay ilalagay sa barn, no? Sa nangaos damong keng Kapampangan, Kenny. Itang lalagyan pale. Kamalig. Yun, ilalagay sa kamalig. Okay? Yung lolo ko may malaking kamalig, doon nilalagay lahat ng mga harvest nilang palay. Okay?
So, ilalagay sa kamalig at yung mga panirang damo ay kanilang susunugin. Okay? Ginamit po ng ating Panginoong Yesus yung karaniwang karanasan no, ng mga magsasaka para ipaliwanag ang kaharian ng langit. Okay? Ano po ang kaharian ng langit ayon sa ating Panginoon? So, in-explain po niya ang parable of the wheat and the tares at yun po ay nasa verse 36. Okay? Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, o di ba? Alagad na lang yung kausap niya nung i-explain niya yung parable. Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinahaga tungkol sa mapanirang damong tumubo sa bukid. Sumagot si Jesus, ito po yung kanyang paliwanag. Ang naghahasik ng mabubuting binhi ay ang anak ng tao. Okay, basahin po muna natin, mamaya babalikan po natin. Ang bukid ay ang daigdig, ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian, at ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masama. Ang kaaway na naghasik ng damo ay walang iba kundi ang diablo. No? Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Okay? So, ang parable pong ito is both a warning, a teaching, no, a revelation, and it is prophetic then. Okay? Prophetic, ibig sabihin sa mangyayari sa hinaharap. Kung paanong ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian. Tignan po ninyo, mula sa kanyang kaharian. Bakit nasa kaharian? Pati yung mga ano. Ito po yung external kingdom. Hindi yung mga nakapaloob mismo sa kanyang iglesia o sa kanyang internal kingdom. Ito po, external kingdom. Mga ito, mula sa kanyang kaharian, ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Okay? Ihahagis nila ang mga ito sa lumalaglab na pugon at doon ay mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang ama, makinig ang may pandinig. Okay. So ayon po sa binasa natin, sino daw po yung nagtatanim ng mabuting binhi? Sino daw po? Ang anak ng tao. Okay, palagi po nating mababasa yung anak ng tao or the son of man. Okay, karaniwan, kapag tinutukoy ni Jesus ang kanyang sarili, hindi po niya sinasabing ako. Hindi niya ginagamit yung first person pronoun. Ang ginagamit niya, ang anak ng tao. Okay? Ang anak ng tao. Bakit po? Kung babasahin po natin ang Daniel, Daniel chapter 7, mula po sa verse 13, okay? Sabi po sa Tagalog, patuloy ang aking pangitain. No? Si Daniel po ito, na nagkakaroon, mayroon po siyang pangitain. Nakita ko sa alapaap sa langit ang parang isang tao. Okay? Sa English po, with the clouds of heaven, there came one like a son of man. Okay? Sa English, son of man. Okay? Parang isang tao. Lumapit siya sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Okay? Ito pong hula ni Daniel na anak ng tao ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Ang mga talata pong ito ay mga hula, prophecy, patungkol sa ating Panginoong Yesus na dumating. No? Dito po, sa panahon ng mga alagad, sa panahon na ang Israel ay nasasakop ng Roman Empire. Okay? Dumating ang hinula, no, ni Daniel na anak ng tao. Kaya nga,
nga po si Jesus, pag sinasabi po niya ang patungkol sa kanyang sarili, ang sinasabi po niya ay anak ng tao. Upang ipaalam sa mga Hudyo na ang sinasabi ni Daniel na anak ng tao na maghahari magpakailanman, eto siya dumating na, the Son of Man. Okay? Ang ating Panginoong Yesus ay hindi lamang Son of God, na tinawag siyang Son of God, tinawag din po siyang Son of Man, pang ipakita na siya ay both God and man. Okay? 100% God, 100% man. Okay? So, nais ko pong mag-sidetrack muna dun sa good seed. Ang sabi po niya, he who sows the good seed is the Son of Man. Ano po yung kanyang tinatanim? Mabuting binhi. Okay, mabuting binhi. Lahat po ng nanggagaling sa Diyos ay mabuti. Amen po ba? Sino daw yung nagtanim ng masamang binhi? Ang Diablo. Sino yung nagtanim ng mabuting binhi? Ang anak ng tao. Ang Diyos. Lahat po ng nanggagaling sa Diyos ay mabuti. My dear brothers and sisters, ito po yung gusto ko po na maunawaan natin ng lubusan na walang masamang nanggagaling sa Diyos. Lahat ng nanggagaling sa Kanya ay mabuti. Anumang bagay, masamang pangyayari, no, masamang karanasan na nangyayari sa buhay mo at sa buhay ko, no, mapakaramdaman man yan, mapamahal man yan sa buhay na nawala, no? Mapanegosyo man yan na nabankrupt, mapatrabaho man yan na nawalan ka ng trabaho, bumagsak ka sa eskwelahan, o anumang bagay na masama nangyari, hindi po yan kagagawan ng Diyos. Dahil kailanman ang Diyos ay hindi nagtatanim ng masamang binhi, ang lahat ng nagagaling sa Kanya ay mabubuti. Always good. Kaya nga, God is good all the time. All the time, God is good. Hindi lamang some other time or sometimes, God is good. Hindi po. But God is good all the time. Kasi lahat ng nanggagaling sa Kanya ay mabuti. Tandaan po natin, wag po tayong palito. Ito po. Everything that is good does not mean na ito po ay galing sa Diyos. Kasi mayroong mabubuti na pakitang tao. Di ba? May mga mabubuting bagay na pakitang tao. Maraming ginagawa ang mga tao dito sa mundo na pakitang tao lang. Di ba? Hindi talaga nanggagaling sa Diyos. Pero lahat ng nanggagaling sa Diyos, tiyak, ito ay mabuti. Hindi lahat ng pinapakitang mabuti ng tao ay galing sa Diyos, pero lahat ng nanggagaling sa Diyos ay mabuti. All good. Huh? Mabuti lahat. Okay? Kaya nga po dito sa parabola ito, kung makikita po natin ang kabutihan ng Diyos, no? Na wala siya kailanman pinlanong masama sa tao. Ang itinanim niya, ang ibinigay niya ay kabutihan. Lahat ng nilikha niya ay mabuti. Di po ba sa Genesis account? When God created, no? The plants, the animals, no? The sun, the moon, the man, everything is good. Diba? Lahat ay maganda. Lahat ng nilikha ng Diyos ay maganda. Amen po ba? Wala siya nilikha na pangit. Wala siya na inilikha na mapanira. Wala siyang nilikha na masama. Ang lahat ng nilikha niya ay mabuti. Ito lang po ay sinira ng kaaway at sinira ng mga taong nagpalinlang sa kaaway. God is good. All the time. Lagi po nating isa puso yan. Nang sa ganun, kung meron mang mangyari, no, sa buhay mo, no, kasi meron pong mga tao na pilit nilang nire-reconcile yung, libawa nagkaroon ng tragedy, no, nasira yung mga pananim, nasira yung bahay, nasira yung ari-arian. Pilit nilang nire-reconcile sa kalikasan ng Diyos. Hindi mo mare-reconcile yun, no, hindi mo mauunawaan hanggat ang pangunawa mo, ang masamang bagay, ay galing sa Diyos. Hindi mo po marireconcile yun. Kasi kung ang paniniwala mo ang sakit ay nanggagaling sa Diyos,
Hindi mo mare-reconcile yung kabutihan ng Diyos dun sa sakit na nararamdaman mo. Kasi ang pinapaniwalaan mo, ang sakit ay galing sa Diyos para ikaw ay kanyang turuan. My dear brothers and sisters, ang sakit kailanman ay hindi po galing sa Diyos. Yan po ay galing sa kasalanan, yan ay galing sa kaaway, no? Pero hindi galing sa Diyos. Dahil lahat ng mga nanggagaling sa Diyos ay mabuti, walang masama. Ang gusto nga niya, gumaling ka, di po ba? God is our healer. Yun po yung kalooban niya, yun po yung gusto niya na gumaling ka. Kaya po anumang bagay na nangyayari sa iyo na hindi maganda, reject it. Resist it. Huwag po nating tanggapin, tanggihan po natin. Paano natin marerebuke, paano natin matatanggihan? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kung ano ang sinabi ng Diyos sa iyo, yun ang paniwalaan mo. Hindi yung sinasabi ng ibang tao, hindi yung sinasabi ng sitwasyon mo, kundi ang sinabi ng Diyos sa'yo, sa puso mo. Kaya napakalaga na ang Diyos ay nagsasalita sa bawat minuto, segundo ng buhay po natin. No? Kaya wag po nating hayaan na yung mga salita na ating naririnig every Sunday sa ating mga cell group, ito po ay maagaw ng kaaway. Wag nating hayaan na ito ay kanilang agawin. Kasi pag ito'y naagaw, hindi na yan tutubo, uusbong, lalago, mamumunga. Ang problema sa mundo, madali po niyang masira yung seed kung ikaw po ay magpapatangay sa problema. Pero ang kung isipin mo ay ang solusyon, ang Diyos sa buhay mo ay mas malaki, higit na malaki, kaysa sa anumang matinding problema, malaking problema sa buhay. Hinding-hindi po yun, maalis, maagaw ang salitang naitanim sa puso mo. Mananatili yun. Okay? Kaya ayahan po natin yung lumago at bamunga. No? Na in spite of all problems, no? Na mararanasan sa buhay na ito, kasi definitely meron po tayong mga tribulations dito. Meron po tayong mga kalungkutan, meron tayong mga sorrows, kasi nandito po tayo sa fallen world. Pero darating po ang araw, yun po ang pangako ng Diyos na maaalis ang lahat ng yan. Pero habang hindi naaalis ang lahat ng yan, binigyan tayo ng kapangyarihan ng anak ng Diyos, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos para mapagtagumpayan po ang lahat ng yan. Kaya huwag mong sabihin na, ay, mahina lang ako, natukso ako, kasi mahina ako. Hindi po, kasi meron kang kapangyarihan na mapagtagumpayan mo ang anumang bagay na masama sa buhay mo. Amen po ba? Amen. Okay? So, the field is the world, ang sabi po ng ating Panginoon. Di ba ba? Ang bukid ay ang daigdig. Yung iba pong mga mangaral o nagsasaliksik ng salita ng Diyos, ang bukid ay, sa kanilang pananaw, ay ang church. Kasi daw sa church, mayroong mga trigo at mayroong mga mapanirang damo. Okay? So hindi daw lahat ay trigo. Okay? Totoo naman po yun. Okay? Pero hindi po nakaspecify sa church yung pong field, yung bukid. Mismo ang ating Panginoon, ang sinabi niya, ang bukid ay ang daigdig. No? Ibig sabihin, kasama ang lahat ng tao, hindi lamang yung nasa church. No? Kasama ang lahat ng tao, mapamana ng palataya at mapahindi mana ng palataya. Okay? All walks of life. No? Kasama po. Okay? Mayaman, mahirap, maliit, matangkad, okay? Small and great, no? Mga bata, matanda, no? Men and women, no? All religions of the world, na anumang klaseng religion meron sila, no? Kasama po ang lahat, no? Lahat ng churches, okay? Lahat ng family, kabilang yan lahat sa world, di ba? Pag world ang pinag-usapan, everybody is included. No? Lahat ay kasama. So the field is the word. The world. The word pala. World. No? Ang mundo. Okay? Kasama ang lahat ng tao sa mundo. Okay? So the good seeds, yung pong mabuting binhi, sa Tagalog ay taong kabilang sa kaharian. Pero sa English ay the good seeds are the sons of the kingdom. Mga anak ng kaharian. Okay? Ito daw po yung mga good seeds. Ito daw po yung mga trigo. Remember the parable of the sower? Diba? Ano po yung seed doon? It is the word of God. Di po ba? It refers to the word of God. Seed, singular. Kung mapapansin po ninyo sa English,
Yung pong good seed, hindi niya sinabing good seeds. Good seed. Singular. Okay? Pero tumutukoy daw ito sa mga anak ng Diyos. So, remembering the parable of the sower, tama lang po na sabihin natin na ang mga anak ng kaharian, ito yung mga naliwanagan ng salita. No? Ng seed, ng salita ng Diyos. Ito yung mga taong naliwanagan ng salita ng Diyos, no? Tinanggap nila, inunawa nila ang salita ng Diyos, no? Iniligay nila ang kanilang pananampalataya kay Kristo, tinanggap nila si Kristo, and therefore, naging anak sila ng Diyos. Naging anak ng kaharian. Okay? Sons of the kingdom. So, ibig sabihin, yung pong mga weeds, ito po tayo. No? Tayo yung mga, tayo na tumanggap ng totoo, naniwala sa ating Panginoong Yesus at sa kanyang ginawa, tayo po ang mga trigo. Okay? Tayo ang mga anak ng kaharian. Okay? Those are the good seeds. At yun naman pong mga tares, o mga mapanirang damo, ito daw po yung mga sons of the wicked one, no? Or sons of the evil one. Sa NIV version, weeds po yun, weeds, yung tares. Weeds, okay? Sila daw po yung mga anak ng Diablo. Mababasa natin salita ng Diyos, kayo ay mga anak your father is a liar, no? Ang iyong ama ay sinungaling, no? Anak kayo ng Diablo, no? So these are those who look like Christians but actually they are not. Ito po yung po sinasabi natin na mukha silang Kristiyano pero ang totoo hindi sila Kristiyano. Mukha silang Kristiyano kasi ginagawa nila kung anong ginagawa ng Kristiyano. Nag-attend sila every Sunday, nagpupuri sila sa Diyos, nakikinig sila ng salita ng Diyos, nananalangin, yung iba pa nga, ilang oras manalangin, bawat araw. Iba ba? Lahat ng ginagawa ng Kristiyano ay ginagawa nila. They look like Christians, but actually, they are not. Ang totoo, sa puso nila, they have rejected our Lord Jesus Christ. Hindi talaga nila lubusang sinampalatayanan o pinaniwalaan si Kristo dahil bakit po? Ang pinaniniwalaan nila ay ang kanilang mga sarili. Okay? Not Jesus. In reality, they have not put their faith in Christ, no? Yung totoo, hindi nila ibinigay ang kanilang pagtitiwala kay Kristo. Dahil hanggang ngayon, kung buuksan mo ang puso nila, ang pagtitiwala nila ay nasa kanilang ginagawa, nasa kanilang mga kaparaanan, nasa kanilang mga sariling solusyon, nasa sarili nila. They do not really love God. Hindi talaga nila mahal ang Diyos. Bakit? Dahil ang mahal nila ay ang kanilang mga sarili. Okay? Those are, we call, professing Christians. No? Yung mga nagkukunwaring Kristiyano. They look like Christians, but actually, they are not. Okay? Outwardly, they seem blessed by God. No? Kung panlabas ang pag-uusapan, makikita mo na parang pinagpapala sila ng Diyos. No? Mayaman sila, may ari-arian sila. No, mataas yung kanilang ranggo, yung posisyon nila, sikat sila, no? Mga anak nila nagtatagumpay lahat, para bang pinagpapala ng Diyos, no? Outwardly. Dahil sa mga bagay na possess nila, na tinatangkilik nila. But the truth is, they do not really serve and love God. They serve Mammon. You cannot love God, both God and Mammon. Diba? Sabi ng Bible, hindi mo pwedeng ibigin ang Diyos at ang salapi. No? Kasi pag inibig mo ang isa, you will hate the other. No? Mamumuhi ka sa isa. So you cannot serve God and Mammon. You can only serve one.
If you want to serve God, serve God. If you want to serve mammon, go on. Pero wala kang God. Okay? So, dalawang klase lang po. No? It's either you serve God, truly, or you serve money. No? Yung pong money, yung pong sinasabing mammon. Okay? Money. So, ang sabi po ng verse 39, sino po daw yung nagtanim ng mapanirang damo? It's the enemy. Ang kaaway who sowed them is the devil. Okay? The devil, the sower of the weeds. Kaya anumang bagay na masama, ang nagtanim niyan ay ang diablo. Maaring nalinlang ka ng kaaway, kaya mayroong nangyaring masama, no? Kasi lalo na kasalanan, every sin has a consequence. Lahat po ng kasalanan, lahat ng maling gawain, ito po ay mayroong mga consequences. Yes, you are righteous in the sight of God, pero hindi ibig sabihin na yung ginawa mong masama ay hindi magbubunga yan ng masama. Lahat ng ginagawang masama sa mundo, whether you are a Christian or not a Christian, mayroon pong mga consequences. That is the universal law, the law of sowing and reaping. What you sow, you shall reap. Kung ano ang tinanim mo, yun ang aanihin mo. Kaya kung tayo nagtatanim na ng mabuti, mas higit yung ating tatanggapin. Kasi hindi lamang yung mamumunga yung ginawa nating mabuti, kundi meron pa tayong Diyos, no? Na kinikilala sa buhay natin. Kaya sobra-sobra, higit yung pagpapalang mararanasan po ng mga anak ng Diyos. Amen po ba? Okay. So, the devil, no, referred here as the enemy, is the sower of the seeds. Sabi ko nga po kanina, yung weeds o yung tares, okay, tares, ito po ay nakakalason. No? So, pag ito'y nakain ng tao, masisira ang kanyang tiyan. Di ba ba? Ano mang lason, pag kinain ng tao, masisira ang kanyang tiyan. And it can lead to death. Okay? So, marami pong mga tao ang nalilinlang ng kaaway, no? Through money, through fame, through position, hindi po nila alam na unti-unti na silang nilalason ng kaaway hanggang sila ay mamatay. Okay? I'm talking here of unbelievers. Pero, meron din pong mga believers, mga mananampalataya, na kung minsan ay nagpapatangay sa linlang ng Diablo. Okay? In those cases, binibigyan mo ng daan ang kaaway para sirain ang buhay mo. Yung po sinasabi ko kanina, every sin will find you out. Every sin has a consequence. Okay? In the sight of God, we are righteous. Kaya nga po, tayo na mga isinilang sa binhi ng salita ng Diyos. We were born of God, born of the seed. No, the uncorruptible seed. No, sabi po ng Thessalonians ba yun? He who is born of God does not sin. No? Hindi na nagpapatuloy, hindi na nagkakasala, hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Bakit daw? Dahil ang seed, ang binhi ay nananatili sa kanya, sa kanyang puso. Kanina may nawit po tayo na seed in my heart. Iba ba? Ang binhi ng salita ng Diyos ay nasa ating puso. Kaya kung yun po ang ating isa sa pamuhay, yun po ay lalago, mamumunga sa buhay po natin, ang bunga po nun ay mabubuting bagay, hindi masama. Kaya hindi ka na magpapatuloy sa kasalanan. Hindi ka na magkakasala sa Diyos. Okay? So the harvest refers to the end of the age. No? Yung daw pong harvest time, yung pag-ani, ay tumutukoy sa katapusan ng mundo. So, hindi pa po yan ngayon. Hindi pa po harvest time ngayon. Okay? So, darating po ang panahon na ang mga trigo ay ihiwalay sa mga mapanirang damo. Okay? There will be a great separation. Ihiwalay yung mabuti sa masama. Same message po ang makikita po natin sa parable of the dragnet.
Okay, ito po ay mababasa natin sa Matthew chapter 13, verses 47. Okay, ang bukid, ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Okay, eto naman mga isda. Kanina, trigo at saka mapanirang damo. Ngayon, mga isda. Okay, ang dagat dito ay ang mundo. Okay, the world, yung dagat. Nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pangpang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila ang sisidlan ang mabubuting isda at itinatapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihiwalay ang masasama sa mga matuwid at iahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy, dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Okay? Diba? Same message ng parable of the wheat and tares. Okay? Na darating ang araw, no? Kung paanong yung mga trigo at yung mapanirang damo ay hiniwalay, no? Yung mga mapanirang damo ay sinunog, no? Dito po ang mga isda rin, yung mabubuting isda at masamang isda ay hiniwalay din. Okay? Ihiwalay ang masama sa matutuwid. Iyahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Nabasa din po natin yan dun sa parable of the wheat and tares. Diba? Ilalagay sila. Itatapon sila sa naglalagablab na apoy. Ito po ay medyo uncomfortable kung ikaw po ay hindi tunay na Kristiyano. Kung sa palagay mo ay hindi mo patunay na tinanggap ang ating Panginoon Jesus sa iyong buhay, maaring ang mensahe pong ito ay magiging uncomfortable sa iyo. No? Pero kung ikaw ay tunay na kumilala sa ating Panginoon, tinanggap mo ang kanyang ginawa sa krus, kinilala mo si Kristo sa iyong buhay bilang iyong tagapagligtas, bilang iyong Panginoon, hindi po makakabother ang message na ito sa iyo. Amen po ba? Hindi ito makakabother because we are all sons of the kingdom. Ito po ay nakakabother kung sa puso mo hindi ka pasugurado kung ikaw ay trigo o mapanirang damo. Tanungin mo nga yung katupatid mo, trigo ka ba, mapanirang damo? Mabuting isda ka ba o masamang isda? Ano ba yung mga masamang isda? No? Ito yung mga useless. Kaya tinatapon eh. No? Tignan po ninyo, isang lambat. Di ba ba yung mga fishermen, gumagamit siya ng malaking lambat? Di ba, Ate Dory? O, si Ate Dory, taga summer yan, Leyte. Alam niya, yung lambat. Okay. So, malaking lambat. Kapag yan ay itinapon sa dagat, meron niyang mga pabigat. Okay? Magsi-circle in form yan. Tapos mahuhuli ang lahat ng uri ng isda. Isang lambat. Ibig sabihin, ang Diyos binigyan niya ng pagkakataon ang lahat ng tao para makapakinig ng mabuting balita. Para makapakinig ng salita ng Diyos. Para makapakinig ng patungkol kay Kristo. Pero hindi lahat ay nag-response. No? Hindi lahat ay tumugon, no, sa panawagan ng Diyos. Hindi lahat kumilala kay Kristo. Nagkaroon sila ng pagkakataon na makarinig ng salita ng Diyos. My dear brothers and sisters, kung sa tingin mo hindi mo pa tinanggap si Kristo, this is an opportunity for you to understand why you need Christ. Bakit kailangan mo si Kristo? Kasi dalawa lang ang kapupuntahan ng tao, eternal life with God and eternal damnation with the devil. Alin ang gusto mo? Ito o ito? Siyempre, eternal life with God. Okay? Maraming may gusto ng eternal life, pero hindi nila alam kung paano makakarating dun sa eternal life na yon. The only way is Jesus Christ. Jesus is the way, the truth, and the life. Amen po?
Okay, so not all kinds of fish that are caught with the net are good. No, hindi lahat ng nahuli, hindi lahat ng nasa net ay mabubuti. Kaya sabi ko kanina, hindi lahat ng mga tao nakakapakinig ng mabuting balita, hindi lahat ng tao na, hindi porket narinig mo si Jesus, hindi porket nag-a-attend ka every Sunday, no? Narinig mo ang patungkol sa biyaya, kahabagan ng Diyos, na-expose ka sa Christianity, kasi yung mga kaibigan mo, nag-a-attend sila, no? Yung mga magulang mo, kaya yung anak mo, nag-a-attend sila, so sumasama ka. Hindi porket sumasama ka sa church, doesn't mean that you are good fish. Di ba? Okay? You are raised in a Christian home, no? Mayroong mga kabataan dito na pinanganak na silang ang mga magulang nila ay Kristiyano. Hindi porket Kristiyanong magulang mo, ikaw din ay Kristiyano na. Hindi po. So, kanya-kanyang kaugnayan po yan sa Diyos. Kanya-kanyang relasyon po sa ating Panginoon. Okay? So, you need to understand, we need to understand. And through that understanding, ay mababago ang ating kaisipan. At sa pamamagitan ng kaisipan na yon, pagbabago ng kaisipan, ay paniniwalaan natin kung ano ang ginawa ni Kristo sa buhay po natin. Most of us, yun po yung nangyari sa atin. Nakarinig tayo ng salita ng Diyos, nagrema yon sa puso natin. Ibig sabihin ng nagrema, naramdaman mo ang banal na Espiritu na talagang kumausap sa iyo. You have realized that you are a sinner. Kinilala mo na ikaw ay makasalanan. No? At dahil kinilala mo ikaw ay makasalanan, kinilala mo rin na kailangan mo ng tagapagligtas. Kaya kinilala mo, tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay because you have realized that you need Christ in your life. Kaya ka naging Kristiyano. Kaya ka naging mananampalataya. Okay? So, in the end, there will be separation of the good and the bad fish. Ihihiwalay yung mga bad fish, no? Yung mga useless, yung mga hindi edible, hindi pwedeng kainin, hindi pwedeng ibenta, hindi pwedeng pakinabangan, no? Tinatapon po yung mga yan. Huwag mong itapon ang katabi mo. Case the angels at the end of the time, no? At the end of times, the angels, sila po yung harvesters. Sila po yung maghihiwalay sa mabuti at masama. Okay? So mayroon din po sinasabi ang Matthew 25 na goats and sheep, 'di ba? Pareho lang 'yan. Ihiwalay yung mga goats, yung mga kambing sa mga tupa, yung mga bad fish sa mga good fish, yung mga trigo sa mapanirang damo. Okay? Truth po 'yan ng kaharian ng Diyos. There will come a time na there will be a great separation. Okay? So I hope all of us here, no, ay kasama po dun sa mga good fish, dun sa mga sheep, no, dun sa mga trigo, no, na inani ng anghel. Okay? So the righteous, ang sabi po ng verse 43, kung babalikan po natin ang verse 43, the righteous shall shine, nasa na? Okay? The righteous shall shine as the sun in the kingdom of their Father. Sa Tagalog, ngunit ang gumagawa ng mabuti ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang ama. Makinig ang may pandinig. So, yun po yung sabi sa verse 43. Okay. So, for the time being, no? Bago po tayo uling dumako doon. For the time being, mahirap pong kilalanin yung true children of God sa mga anak ng Diablo. Diba? Sabi ko kanina, kasi people of different religions in different parts of the world, no, are professing they know God. Lahat naman po ng religion, no, pinoprofess nila na kilala nila ang Diyos. Di po ba? Lahat ng religion, mapa-Muslim, ayoko na magbanggit ng iba. Okay? Ano mang religion mo, no, pinoprofess nila na sila ay mayroong Diyos. Okay? Na sila ay kumikilala si Diyos, no? They believe they are good people and righteous Christians. Pinapaniwalaan nila sila ay mabuting mga Kristiyano. They claim they serve God, na pinaglilingkuran nila ang Diyos, no? So Christians and non-Christians or professing Christians almost look the same. But God cannot be deceived.
No? Mukhang pareho. No? Sa paningin ng tao, parehong-pareho. Hindi mo talaga madidistinguish kahit sa Roman Catholic Church, hindi mo masasabing walang mga born-again Christians doon. Okay? Kasi kinikilala din nila si Jesus na tagapagligtas. At sa atin pong na mga churches, sa iba-ibang churches, hindi mo rin masasabi naman na lahat ng nag-a-attend sa mga Christian churches ay mga born-again Christian na talaga. Ang hirap, di po ba? Okay? Outwardly, no, makikita po natin na pareho sila, but God cannot be deceived. Ang Diyos po ay hindi pwedeng malinlang. He knows what is truly in the hearts of man. Alam niya kung hearts of men, alam niya kung ano ang nasa puso ng tao. Sa 1 Samuel chapter 16 verse 7b, ang sabi po doon, "For the Lord does not see as man sees." Hindi daw po tumitingin ng Diyos katulad ng pagtingin ng tao. "For man looks at the outward appearance." Ang tao, tumitingin siya sa panlabas. Na anyo, panlabas na nakikita. "But the Lord looks at the heart." The Lord looks at the heart. Kaya Diyos lamang po talaga ang nakakaalam kung sino yung mga tunay na mabuting isda, kung sino yung mga trigo, kung sino yung mga sheep. Siya lang nakakaalam. Tayo, pwede tayong malinlang ng mata. Okay? Although we have a discerning spirit, meron po tayong discerning spirit, nararamdaman mo, ah, Kristiyano yan eh. Meron po yun. Huh? Pero hindi lahat ng mga Kristiyano aware sila na meron silang discerning spirits. Actually, ilan lang yung merong may awareness na meron pala akong discerning spirit. Alam ko kung Kristiyano ito o hindi. Alam ko kung nililinlang ako nito o hindi. No? Because of that discerning spirit. Okay? Outwardly, they seem blessed, pero God looks at the heart. Looks at the poorness of the spirit. Remember, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Yung mga dukha sa espiritu, yung mga kumikilala na wala silang magagawa kung wala si Kristo sa buhay nila. Okay, in Matthew chapter 7, verses 21 to 24, ang sabi po, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag na mensahe mula sa Diyos? Nagpalayas kami, o nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa inyong pangalan." Tingnan po ninyo, nangaral ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lahat ng nangangaral ng salita ng Diyos ay kilala ng Diyos. No? Nagpahayag na mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo. No? Gumawa ng mga himala, nagpalayas ng mga demonyo. Pero ano pong sasabihin ng Panginoon sa kanila? "Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala." Ouch. Ang sakit nun. No? Kaya nga po pagdating natin ng langit, ma-amaze talaga tayo doon. Una, ma-amaze ka. May mga tao doon na hindi mo expect na nandoon. At mayroong mga tao doon na expect mo nandoon pero wala. At higit sa lahat, mamamangha ka, nandun ka. Di ba, nandun ka? We were all bad fish. Tayo pong lahat ay masasamang isda before, di po ba? Tayo pong lahat ay makasalanan, walang matuwid sa harapan ng Diyos. Tayo lamang po ay naging matuwid sa harapan ng Diyos because of the righteousness of Christ in us. Kaya nakakamangha po ang kabutihan, pag-ibig ng ating Panginoon. "Hindi ko kayo nakikilala, kayong mga gumagawa ng kasamaan." Kaya nga po sabi ko kanina, ang tunay na anak ng Diyos, ang tunay na born again Christian, hindi siya nagpapatuloy sa pagkakasala. Kasi mayroon si binhi na naitanim sa kanya na magsasabing, "Huwag mong gawin yan, huwag mong gawin yan." Mayroong banal na espiritu na nagtuturo, nagtutuwid, no, sa mga maling gawain po natin.
Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Okay? Kaya nga po sabi nung dun sa convention natin, examine yourselves to see whether you are in the faith. I-examine daw po natin ang ating mga sarili upang makita natin kung tunay nga bang nasa pananampalataya tayo. Totoo yung pananampalataya natin kay Kristo, yung pagkilala natin kay Kristo sa buhay natin, na siya ang pinagkakatiwalaan natin, hindi ang ating mga sarili. Amen po ba? Amen. Okay? So, dalawang katotohanan po, huwag nating kalimutan. There will be two kinds of harvest, no? Gatherings. The good ones and the evil ones. At dalawa po yung patutunguhan ng dalawang yon. Yung mas mabubuti, eternal life with God sa langit, at yung masasama ay sa walang hanggang kapahamakan. Two destinations, okay? Yung mga Kristiyano, yung mga anak ng kaharian ng Diyos ay mapupunta ng langit, at ang mga anak ng Diablo, yung mga nagpatangay sa linlang ng Diablo, yung mga na-deceive, no, ng Diablo ay papunta sa walang hanggang kapahamakan. Okay? Both the wicked and the righteous have places to go, eternal destiny. If you are not sure, no? Sabi ko kanina, if you are not sure kung wheat ka o tare, kung good fish ka or bad fish, kung sheep ka or goat, this is the right time for you to realize that you need Jesus. Ito po ang tamang panahon para sa iyo na makilala mo na kailangan mo si Jesus sa iyong buhay. Jesus came to seek and to save that which was lost. Kaya po dumating ang ating Panginoon upang hanapin yung mga nawawala. Lahat po tayo nawala minsan, pero tayo ay nasumpungan ng Diyos, nahanap ng Diyos. Hindi po nag-give up ang Diyos sa tao sa simula't simula. No, ipinapakita niya kung gaano niya kamahal ang tao. Gumagawa siya ng paraan para maibalik ang tao sa Kanya. He has not given up on man. He continues to seek. Nagpapatuloy siyang maghanap. Hanapin yung mga nawawala. Hanapin yung mga naliliko ng landas. Yung mga napapariwara, no, sa buhay po nila. Napakaiksi lamang po ng buhay, my dear brothers and sisters. Kung kilala mo naman, kung kinikilala mo naman, at alam mo na ikaw ay good fish, na ikaw ay trigo, no, na ikaw ay sheep, pero nagpapatuloy ka pa rin sa kasalanan, at inaayahan mo na ang Diablo ay paglaruan kanya, no, hindi ka aware na he's setting you up to death, no? If the Holy Spirit is talking with you right now, listen to Him. Makinig po tayo sa Kanya. We are all privileged to hear the new good news. No? Tayo pong lahat na naririto, napaka-privilege po natin, napaka-palad po natin na marinig ang mabuting balita ng Diyos. Ang kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang mensahe ng Diyos, no? Yung mabuting mensahe ng Diyos. No? Lahat po na mensahe ng Diyos ay mabubuti. Ang dulot po niyan ay kabutihan lahat. Ang bunga po niyan ay kabutihan lahat. Kaya huwag po nating pabayaang mawala ang pagkakataon, no, na nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Kaya we always remind you every Sunday na huwag po ninyong hayaan na on and off, no, yung pag-a-attend po natin every Sunday. Kasi sayang yung mga binhi na dapat sana ay naitanim na sa puso natin. Pero dahil every other Sunday ka lang nag-a-attend, tapos hindi ka pa regular sa cell group, no? Yung mga salita na napakinggan mo last Sunday, tapos hindi ka nakapaka-attend ngayon, ala, pagdating ng next week, nawala na rin yung napakinggan mong mensahe. Okay? So kung mayroon po talagang dahilan na hindi kayo makakapag-attend, wala pa rin pong dahilan na hindi nyo po mabubulay ang salita ng Diyos. Dahil araw-araw may oras po tayo na pagbulayan ang salita ng Diyos. Okay, for us who are real Christians, take every opportunity to know God more in your life, no? Yung lahat ng pagkakataon para maunawaan natin, makilala natin ang Diyos sa buhay po natin at ma-unleash, no, yung buhay ni Kristo. Mailabas ang buhay ni Kristo sa pamamagitan natin,
Remember, yung binasa natin kanina, the sons of the kingdom will shine forth as the sun. No? Parang araw, no? Sa kaharian ng Diyos, sa kaharian ng langit. Kaya po, sa susunod na life po natin, I believe, hindi na natin kailangan ng araw. No? Kasi, ang ating Panginoong Jesus na siyang liwanag, at tayo na mga anak na liwanag, tayo na mga anak ng Diyos, ay nagliliwanag, hindi na po natin talaga kailangan ng araw. Hindi na natin kailangan ng vitamin K. K ba? D. K. Melanin. No? Para tayo po ay mabuhay. Kasi may glorified body na po tayo noon. Okay? So let us shine our light unto the world. Okay? Shine your light. Okay? So Jesus said to them, sa verse 51, di ko po alam kung nailagay sa ano. Verse 51 to 52, meron ba tayo? Matthew 13, 51 to 52. Sige, basahin ko po, English lang po ito. Jesus said to them, "Have you understood all these things?" No? After niyang pinaliwanag yung pong parable, sabi niya, naunawaan niyo ba ang lahat ng ito? Ang sabi po niya sa mga alagad. Ano po ang sagot ng mga alagad? Then said they to him, "Yes, Lord." Okay, naunawaan daw nila. Tatanungin ko po kayo, naunawaan na po ninyo ngayon ang parabola patungkol sa wheat and tares? Amen. So sa lahat po ng nakakaunawa, ang sabi po ng ating Panginoon, then he said to them, therefore, okay, sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat tagapagturo ng kautusan. Hindi po siya nagre-refer sa mga scribes o sa mga lawyers of the law. Hindi po siya nagre-refer doon, kundi sa mga disciples, sa atin, na nakaunawa ng itinuro ng ating Panginoon. Kaya nga niya tinanong, di ba, naunawaan niyo ba? So sabi ng mga alagad, yes. Kaya nga ang bawat tagapagturo ng kautusan na kumikilala sa kaharian ng langit ay katulad ng isang pinuno ng sambahayan. Pinuno, or owners of the house. No? Pinuno, owner of the house, pinuno ng sambahayan na naglalabas ng mga bagay na bago at luma mula sa kanyang taguan ng kayamanan. Naglalabas ng mga bagay na bago at luma mula sa kanyang taguan ng kayamanan. Tayo po dito, makaka-relate tayo dito kasi yung mga Pilipino known for their hospitality, di po ba? Very hospitable tayo. Pag mayroon pong dumating na bisita sa bahay po natin, ano po yung gamit na pinapagamit natin sa kanila? Yung mga bago o kaya yung mga luma na hindi nyo ginagamit sa araw-araw, ilalabas mo yung mga yan kasi magaganda. Kaya mo hindi ginagamit sa araw-araw, yung mga plato, yung mga baso, ayon yung masira ka agad, di ba? Kaya itatago nyo dun sa nanitang kabineta, kaya pinggan? Ha? Ano daw yun? Lasena, oh, di ba? Itatago sa lasena yung mga ayaw ipagamit sa mga anak. No? At pag may bisita na dumating, no, yun po yung pinapagamit natin sa kanila. Sineshare natin. Yun po yung ibig sabihin nun. Anumang bagay na naunawaan natin at ipinamuhay natin, ito po ay ibahagi po natin. Kaya po yung mga natatanggap po natin dito, may airplane, nakaturuan, no, yung kapahayagan ng ating Panginoon, no, sa pamamagitan po ng buhay po natin ay ipahayag po natin sa mga tao. Yun din po yung sinasabi ko kanina, magliwanag tayo sa kanila. We do not only share them through our lips, no? Hindi lamang po natin binabahagi sa pamamagitan ng ating mga labi, kundi binabahagi po natin sila sa pamamagitan ng ating mga buhay. Let your light so shine before men.